Hi guys, welcome to Sipnayan. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series, no? This is a revision of the age word problem series na ginawa ko pa noong 2014, no? So I think it's high time for me to start a new series. So ni-revise ko ito at dito sa series na to, syempre mas organized na, mas improved. So na hopefully magugustuhan niyo itong series na to. So let's have our first example. Franco is 7 years older than Emily. The sum of their ages is 49. How old is Franco? So sino yung x natin dito? Anong x natin? Is it the age of Franco or the age of Emily? So si Franco is 7 years older, no? Ibig sabihin may plus 7 itong si Franco. Meaning, ang x natin ay yung age ni Emily. Tapos si Franco is 7 years older. So kung 50 si Emily, 50 plus 7 si Franco. Kasi mas matanda siya ng 7 years. So meaning, pag x si Emily, x plus 7 si Franco. Yung age niya. And then sabi niya, the sum of their ages is 49. Meaning, i-add natin yung ages nila. So age of Emily yung x, plus age ni Franco, yung x plus 7, this is equal to 49. Okay, may equation na tayo, no? Sanay na kayo mag-solve ng equation. So, dalawang x, tapos meron tayong plus 7, that's 2x plus 7. Plus 49. We subtract 7 from both sides. So, 2x plus 7 minus 7. Was 49 minus 7. So, equation yan, di ba? Ibig sabihin, kung anong gagawin natin sa left-hand side, ganun gagawin natin sa right-hand side. Kaya pag nag-minus 7 tayo dito, mag-minus 7 din tayo dito. Okay? Sandali nalaglag yung among pen. Okay, so we subtract 7 from both sides. Yung 7 minus 7, that's 0. So, meaning 2x na matitira dito. Tapos yung nasa right-hand side natin ay 42. No? And we divide both sides by 2 para makuha natin yung x. No? 2x divided by 2 equals 42 divided by 2, which means that x is equal to 21. So 21, ano yung 21? Yun ay age ni Emily. Tapos si Franco ay 21. 21 yung x, diba? Plus 7, that's 28. So to check, dapat 7 years older ba si Franco? 28 is 28 7 years older than 21? Yes, no? So nasa-satisfy natin yung unang condition. Yung pangalawang condition, the sum is 49. So ang 21 plus 28 by 49? Correct, no? So nasa-satisfy natin yung dalawang conditions. And yung sagot natin ay? Natanong yung age ni Franco, diba? So, that's 28. So, be careful, no? Kasi minsan, sa sobrang excitement natin, halimbawa, sa choices, halimbawa, it's a multiple choice question. Nandun sa choices yung 21, tapos una yung nakita yung 21. Yun na yung sagot nyo, no? Pero hindi pala yun yung sagot kasi iba yung tinatanong, how old is Franco? So, palagi yung titignan, no? Pag nakuha nyo yung sagot, ano ba yung tinatanong, no? Particularly pag kayo'y nasa sa quiz or nasa exam. So, isa yun sa mga pagkakamali ng mga estudyante. Okay, let's have problem number 2. So, Maya is 5 years younger than Noel. The sum of their ages is 41. So, younger naman to. Nakita niya magkakaiba. Kanina, older. Ngayon, younger. So, sino naman yung ex natin dito? Yung age ni Noel. Kasi 5 years younger. Ibig sabihin, may magma-minus tayo ng 5 sa age ni Maya. So, x is the age of Noel. At yung x minus 5 kasi younger, di ba? Kung 50, halimbawa si Maya, 50 minus 5 ka kay Noel, no?
Pag 50 years old si Noel, yung age ni Maya, magma-minus tayo ng 5 from the age of Noel. So, 45 si Maya, no? So, meaning, age of Noel, tapos x minus 5 is the age of Maya. Ganun din, no? Sum pa rin yung sinasabi niya. So, the sum of their ages, 41. Meaning, we still need to add the x and x minus 5. So, x plus x minus 5. This is the age of Noel, tapos age of Maya. This is equal to 41. So, 2x minus 5 is equal to 41. Dalawang x. Tapos may minus 5 tayo dito, 41. Para matanggal natin itong minus 5, magpa-plus 5 tayo, no? Kasi minus 5 plus 5 is 0. So, 41 plus 5. We still, of course, we need to add 5 to both sides, no? And then, minus 5 plus 5 is 0, meaning 2x na lang tira sa kaliwa and 46 yung nasa kanan. And 2x, divide natin by 2 para kuha natin yung x. This means that x is equal to 23. So, 46 divided by 2 is 23. Sino yung 23 years old? Siya si Noel. No? So, age of Noel is 23. Ilan taon si Maya? 23 minus 5, di ba? Kasi yung x natin 23. So, this is 18. So, una, nasatisfy ba niya na si Maya ay 5 years younger than Noel? 18 is 5 years younger than 23, di ba? So, ano pa? Second condition is yung sum. Sum is 41. So, ang 23 plus 18 ba ay 41. Yes. So, meaning, tama tayo, pero ang tinatanong ay ilang taon si Noel. So, 23 years old. Okay, so that's the first set of examples, no, dito sa ating age problem series. Of course, we will have more problems in the next video. So, subscribe kayo sa ating channel. Puntahan nyo yung Sipnayan page natin. Tapos, kung gusto nyo, pwede nyo rin puntahan yung Facebook page natin. facebook.com/user/sipnayanph. No? Tapos, i-click nyo yung subscribe button and then just click the bell. See you in the next tutorial.